ng kandidat ng Albierto. Sa ala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sa Ebanghelyo ay ipinahayag ng anghel kay Joseph na binigay siya ng Diyos para maging digal ng Ama ni Jesus. At ang pag-alaga ng banal na mag-anak, hindi nag-aagbinig si Joseph. At agad niyang inaruga si Maria ng sangkot. Mga kapatid, aminin natin ang aming mga kasalanan upang tayo magiging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Sinulong na pagpagaling ng mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Nakakalugnog ka sa
kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalan sa aming lumahaligid. Ay palayaan ninyo pangdaan sa bagong pagsilang na dulod ng iyong anak na aming hinihintay. Sabagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Support the hand. Pagbasa mula sa ulang kumpeta Krimidias. Nadarating na ang araw sa ilang panahon. Nagsisipurin ko mula sa langit tabi ang isang sandang mauli. Isang ito ang pangalan na tawag sa kanya, ang pag-ibig.
Ganito ang pagkakaanak kayo sa Kristo. Si Maria naman niya minahal si Jose na nakagandaan ng makasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria na tagpuan ng nagandaan. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuloy itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya rin pinasya niya ang iwalayan ito ng lihim. So, nandang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ng isang akin ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, magpapatako na tuloy ang pakasalan si Maria. Sabi siya ay nagliis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganap siya ng isang lalaki at ito'y pangalanan ng Jesus. Sabi na siya ang pagliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Magliligtas ang isang lalaki at magaganap ang isang lalaki at ang tawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Nang dumating si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginagawa ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Tulad po ng aming pagpapahayag, ang ating paninilay ay magmumula sa akunay ng salamat po. So, noong unang araw, S, sa pasimula ng Milingko ang Ibideyo, A, ang kahit ng Diyos sa kasama ng talagpahay, ngayon ay N, naas ng loob sa oras ng pagsubo. Naas ng loob sa oras ng pagsubo. Isang patayo lang po sa naalala ko yung sinabi ni Oprah Winfrey. Siguro makikita niyo si Oprah. Sabi po niya, be thankful for what you have and you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Magpasalamat na sa mga bagay na may ay marami pang darating. Kung ang pagtutunan mo ng pansin ay ang mabati na wala ka, kailanman ay hindi ka makukontento. Yun po ay may own translation. So kaya po, magpasalamat. Ninyo, sa lakas ng loob, kinakailangan din natin magpasalamat. A courageous heart needs a thankful heart. Maraming salamat sa Jose. Maraming salamat sa Jose sa iyong pagtanggap kay Maria bilang asawa. Maraming salamat sa Jose sa pagtanggap kay Jesus bilang iyong anak. So maliwanag po sa pananakasulatan yung pagpapangalan sa bata. Yun ay na tinatanggap mo yung patay nito kasi ikaw ang pangalan. Sa akin eh, may papapeles pa tayo na pinakailang kailang kumisan, tinatanggap mo sa papeles, pero hindi naman pinangalataan. Maraming salamat din po sa mga taong nagpadalo ng mga
sa mga ating obispo at administrador ng Diocese ng San Pablo na nagulas na po na isa pa doon para ang kalooban ng Diyos. Si Bishop Pedro Bantili ay naging midal. Pinupunahin ang kay Bishop Pedro Bantili. Pinakilala ko sa inyo? Pinakilala. Salamat naman na pinakilala. So, siya po ang nag-ordain sa akin. Siya po yung naging obispo ng diocese mula January 6, 1967 until July 12, 1995. And then, nagkaroon tayo ng administrator si Father Bernardino Cross Cortez. Nung siya po yung naging administrator, siya po isang pari marapang Diocese ng San Pablo. Later on, he was elected as bishop. Coadjutor bishop of Manila, and then later on, bishop of Imparta as of the moment. So, siya po rin naging spiritual director po rin. Sinabi ako sa inyo, kay Father Bernardino Cortez, wala. Ito po yung taga Manila, pero dinamis niya ng sa Diocese ng San Pablo. Kay Bishop Francisco Cabrera Santiago, sinabi ka na kay Bishop Francisco, meron, marunabira kayo, no? Kung yung pumanan, naging parokya ang St. Martin de Porres during his term, no? Bishop Francisco Cabrera Santiago. Bishop, siya po kayo mula noong 1995 hanggang May 14, 2004. Kay Bishop Leo Martin Dona SDB. Yun ang kita ko kay Bishop Leo? Hindi. Siya po kayo mula May 14, 2004 hanggang January 25, 2013. And the present day Bishop, Bishop ng Natura, Manalo Pamalimo. Sino na ako ng kilala kay Bishop ng Natura? So, pati kayo ng piyesa natin para kayo paano makita ninyo. Tsaka pati pa kong piling. Kalimitan po yung nagpapagpito ng Bishop. January 25, 2013. So, paano ko pa rin nakatatapos mo namin na ipatan. Tsaka ko siya dumating sa diocese na ito ng San Pablo. So, pero hindi lang po ito, no? May mga taong naging bahagi yun ng paglago ng ating pananampalataya even before tayo naging diocese. Katulad sa nino, ni San Pedro Bautista, hindi naman namin kinalilang. No? Pero bahagi mo ng aking karanasan. Isang Pedro Bautista, hindi po ito Pilipino. Ito po yung Spaniard. Francisca Priest na naging bahagi mo ng kanyang mission ay mapagpag dito sa Pilipinas. Arrived in Manila in 1584. So, Abraham preaching, building churches around Laguna, like Paite and Pahin, and some parts of Manila. Si Diego de Oropesa at Juan de Plasencia. Both are also Spanish, and Franciscan priests. Family number of parents in the provinces of Bulacan, Rizal, Quezon and Laguna. Sa Laguna, ang kanilang mga itinatawag na mga payo ay Mayari, Nagkarnan, Liliu, Tila, Santa Cruz, Lupa, Pakin, and Siniluan. Kung maalala natin po yung ating Philippine history, Juan de Plasencia authored several religious and linguistic books. Isa po sa mga pananginipan dito sa Pilipinas na libro ay ang doktrina
Kristiyana. Christian doctrine ang may kawalan niya si Juan de Plasencia. At ano po yung kagandahan ito ng Christian doctrine? Kasi ito po ay naglalaman na ating pananampalataya na nagnanais na mapasok talaga yung kaluluwa ng bawang Pilipinong Katoliko o ng isang maling Katoliko. Sa mga ito po ay pinilagay sa Spanish and Tagalog version. At hindi lang po sa Tagalog and Spanish version. For in Latin and by Marian script. Ano ba yung Latin script? Yung nakakita ko lang na yung letra, yan po yung Latin script. No? Yung by Marian script, ito po yung talagang akin kung natukusin. Mayroon ko lang na nakakita nila na yung regular dyan. No? Ito na yung itagin nyo sa internet. By Marian script ko, hindi na kayo lang siguro ko sa pinakawal na alibata. So, so, kaya ako minsan yung sa ating lingwa na the Spaniards talaga dito sa no? Ay sinira yung ating paymaling script. Hindi ko matatawag na ko siguro na ang mga nagtuturo at nagsusubilansin na magturo ay ang mga Espanyol na kung tusin mo ay of course, yung kagalitin nila ay yung Latin script. Kaysa sa Baybayin script. Sino ba? Si Monsignor Elias Poblete. Sinakita ba sa inyo kay Monsignor Elias Poblete? Wala. Siya po unang bigay ng general. Vicar General. At siya po yung naging Vicar General ng ilang obispo na naging kamahalin natin. Kaya po, ay sa tulong ni Monsignor Elias Poblete. Siya rin po yung naging rector po sa loob ng 3 taon. Siya po ay mula sa pamitak ng Luna. Siya po ay namatay noong April 17, 2010. Sino pa? Si Darisa Ibasaga. Sino po si Darisa Ibasaga? Isang parochial sister from Santa Rosa, Laguna. So, siya po yung pinanganak ng 1917-1940. At pagkatapos siya ng maging kanonsyong sister, ay for the first time, ay nagkaroon ng content outside Italy ang mga kanonsya. At ito ay muna inilagay sa Santa Rosa, Laguna. Sino po sa inyo ang mga kanusyana? Wala po sa inyo nag-aral sa parochial colleges? Wala. So sa mga purely close tayo, ay mula sa Santa Rosa hanggang Muntinlupa yung kalimitang pumapasok ko sa Canosa. Hiday ang January 3, 1970. So ano kung nakita natin sa kanyang buhay? Every religion in Bible among the youth of Canosian schools. No? Active sila. Kung tutusin po, yung tinatawag ng student catechist, no? Sila mo na unang magkaroon ng student catechist. No? Mga estudyante, palama, pero magtuturo muna sa mga kapwa nila estudyante. Ngayon po, hindi ba mga kapag-discuss natin? May wala na rin pa yung tinatawag natin student candidates. Si Inigo Vito. Inigo Vito is a historian of our party Laguna. Alam niyo ba yung Turupa? Have you ever heard Turupa? Sino na kalimit yung Turupa? Yan, mga Turupa, o yung Turupa ng Pahil.
Manila, kung pinagawa ang Miss Chairman every year. Isa po sa pinakamasaya doon ay ang procession kasi yun po yung procession ng lahat ng kulit ng mahal ng Merino. At isa po sa pinakamasaya doon ay ang Merino ng Turuma kasi pinaposisyon na sumasayaw. Yun po yung pinupuntahan ng mga tao mula po sa iba't ibang lago ng Pilipinas, no? May mga limoto po sa bahay. Kung isa na nagpuntahan natin ang Binyong Rancho, well, nakalimutan natin na meron din po tayong mahal na gabi na tulupa sa bahay. So isa ako sa mga nagpa-alam nito ay walang ibang kundi si Inigo dito. Si Pelita Olovesa, nabiyata ng Santa Cruz. Santa Cruz Church was ruined during the Philippine Revolution and the Filipino-American War between 1896 and 1902. Pelita Olovesa, with her personal parts, plus some help from relatives and friends, restored the Santa Cruz Church. So he was considered or thought as pillar of the church in Santa Cruz. So masaya na po kayo at ito lang po yung ilang mga pangtao na aking nahukay na ilang pahagin ko na paglago na dahil sa sagpang. At marami po siguro marami pang iba. Mga countless and nameless people na kung saan kasi sa kanilang paniniwala ng kanilang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. At hindi mo magaling yung kanilang mga ginagawa, pinakang kanilang ginawa. Pero bakit nila nagawa? Dahil katulad ni San Jose ay nagkaroon sila ng lakas ng Diyos. So salamat po sa inyong lakas ng loob. At maging bahagi mo ng aming panalangin, maging bahagi na aming pagpagod sa aming Panginoong Diyos at sa wala ng pagliliwan ng isa na ito. At sa dito natin, Panginoon, bigyan mo namin ng lakas ng loob, katulad ng lakas ng loob na ibinigay mo kay San Jose. Pagpapalalahan ng pag-ahari ng Diyos. Amon. Lakas ng loob na harapin ang kanilang amon ng buhay. May kanya-kanya tayong mga problema. May kanya-kanya tayong crisis. Hindi ko natin may alis sa kumisan ay tayo ay sinusunod ng panahon. Talagang tumarating yan. At kumisan nga sa atin ang iba ay sunod-sunod. Pero ano natin kalimutan? Kasi bakit nyo, keep sa inyo na masagal, given the strongest Bible cannot last forever. Kumisa na kasi tayo ay nangihina kasi akala natin ay pinapalay tayo ng problema. Even the strongest Bible cannot last forever. Kaya huwag tayo makinaya. At pagbigyan natin ang sapatay mga kataon ay huwag natin kalimutan sa Jose na maging bahagi yun ang ating pagbibigay sa mga panahon ng pagsubok. At sa panahon natin, sa kalumpaan natin ang kalooban ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Sa Diocesan level, may hamon na ibinibigay sa atin. Bilang bahagi mo naman ang celebrasyon ng dakilang yubileo, government expenses of the materials like tarpaulins, catechetical books, mga ibinigong kain na lahat ng paruwa ng kawain. So mayroon tayo mga suggested na mga activities para po sa taon ngayon 2016. At
appreciation, crowning from the pastoral office of the Diocese of San Pablo, leave the bishop. So, ito po yung ipinangako ng diocese na sisasabihin natin ang inyong contribution with your names, no? Para po sa record. No? So, magbibigay siya ng certification para po sa mga makapagbibigay ng 100. Medyo malaki po ang kailangan natin. Pero sa ibang natin, ang hinihingi sa atin ay kung makapagbibigay sa atin ng 100 po sa individual. Kung meron sa isang pamilya na makapagbibigay, kung maraming nagtatrabaho sa pamilya, kung ang lahat ng mga nagtatrabaho hindi makapagbibigay ng 100, mas malaki po na itutulong natin para po sa mga partidos ng ating gagawin ngayong kapilang at pagdiriwang natin ng kapilang ibideyo ng ating bayosis. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lakas na loob, sa panalangin at pagbabahagi para sa kailangan ng kapilang ibideyo ng bayosis ng San Pablo. Maraming salamat po, no? Sa patuloy ninyong pagbibigay ng lakas ng loob para po isa katuparan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po isa, alam na natin kung ano yung tama at mali. Alam na natin po isa kung ano yung dapat na gawin. Ano na po isa yung kulang? Yung lakas ng loob. Yung lakas ng loob na ano, gawin natin ang kalooban ng ating Ama na sa dami. Pero katulad ng San Jose, bakit ako natin na nawa bigyan tayo ng patuloy na lakas nito sa pagkasalamuhan ng kalooban ng Diyos. Maraming niyo kasi kami na may binahagi ko sa inyo kanina. Maraming niyo rin ang mga bagay. Pero kung tayo naniniwala na ito yung kalooban ng Diyos, iba pa po rin natin. Sabagat, ito po yung bahagi ng aming partidos para po sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng ating Ama na sa lahat. Ay maging salamin ang pagbibigay ng Diyos sa mga taong kinakalingan
manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga nawa ang pagulong at lahat ng mga lingkod bayan ay maging tapat at walang sawang paglingkod sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga nawa ang pagulong ng mga ama ng tahanan ang tungkulin ng itagpulo ng pamilya sa pangalitan ng material at espiritual. Maging tapat na sa kanilang asawa at mabuting ama sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Nawa ang mga nakararanas ng krisis sa pamilya at personal na buhay ay manalig sa Diyos katulad ni San Jose na naging manatag sa harap ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon,